What's up mga paps? Subok gaming is signing in again and panibagong laro na naman ating titingnan at susubukan. Ito nga ang Mining Dynasty na isang play to earn na NFT mining game na naman mga paps. So bago natin pasukin at subukan na mismong laro, pasadahan muna natin ang kanilang website para kumuha ng mga halagang impormasyon patungkol sa laro, updates, schedules, and of course yung earning mechanism dito mga paps. So huwag na nating patagalin, let's go! So ayan, kaya ini-introduce ko sa inyo itong game kasi may ongoing testnet silang ginaganap dito from March 27 up to April 5 para i-test and i-explore and navigate yung game to assess din kung para sa inyo itong game na to bago tayo mag-invest. Then on April 6, ilalunch na nila yung official game mga paps. Then magbibigay din sila ng 1,500 na gold sa magpa-participate from April 6 to 7 mga paps. Ano yung value ng 1,500 gold mga paps? Malalaman natin mamaya pag in-explore na natin yung game mga paps. So wag na natin patagalin, mag-proceed na tayo sa white paper para makapagsimula na tayo dito sa ating game mga paps. So ayan, welcome to Mining Dynasty, the best NFT mining game ever. So yan, check nga natin yan kung sila ba yung best NFT mining game ever nga. Okay, so ayan yung pinaka overview ng ating game. Then yung game requirements natin is under siya ng Binance Smart Chain. Then yung mga supported platforms niya, so web-based nga to, so pwedeng-pwede to sa ating computer, laptop, and pwede din to sa mga mobiles, pero preferred pa din, mas maganda yung viewing experience nito sa mga computer and laptops mga paps, no? So ayan, proceed tayo sa kanilang gameplay. So ito na nga yung pinaka gameplay nila and ito yung pinaka interface ng game mga paps. So mamaya natin dadaanan yan sa mismong laro. So ayun mga paps, yung concept na natin ng game is kailangan mo lang ma-maintain yung operation ng iyong minahan and mapakain on time yung mga workers mo para hindi sila mag-stop ng pagbimina dito. Then on time din kailangan mo makuha bago mag-overflow or mapuno yung iyong stockhouse dito ng mga namina na resources ng iyong mga workers mga paps, kasi masasayang lang siya pag napuno na siya mga paps, no? And also meron din silang concept dito na pwede kang mag-knockout or manguha ng ibang resources sa ibang players mga paps, no? So check natin yan mamaya, okay? So pwede ka din daw dito makipag-trade ng resources sa ibang players mga paps, no? So kung gusto mo din daw na mag-increase yung earnings mo dito, so pwede kang mag-hire ng workers dito as many as you can. And also pwede ka ding mag-upgrade ng miner mo. Then proceed tayo sa worker. So yun nga, yung worker yung pinaka main character natin dito para makapag-start tayo ng mining mga paps, no? So si worker nga yung magmimina para sa atin and si worker din yung magiging basis ng daily earnings natin dito mga paps, no? So ayan, may rarity level din yung ating mga workers dito and nakabase sa rarity level nila kung ilan ba yung earnings natin per day dito mga paps, no? And may life duration lang din yung mga worker natin mga paps, no? So depende din sa rarity level nila yung lifespan nila ng pagmimina dito sa game mga paps, no? So yun mga paps, each worker nga magkakameron tayo dito ng mining power. So may mining power tayo for diamond and may mining power tayo for gold power mga paps, no? So yan yung magiging basis ng ating daily earnings dito mga paps. So ayun, yung mga purpose ng diamond natin and gold are yung diamond natin mga paps. So yung purpose nga niya is pambili nga natin dito ng worker sa game para makapagsimula tayo. And siya din yung kailangan nating ipunin para maka-withdraw tayo na ipang-exchange natin sa BNB mga paps, no? While yung gold naman natin, ito yung mga ginagamit natin pambili ng pagkain ng ating workers. And siya din yung ginagamit natin pang-upgrades ng miner natin dito mga paps, no? Yung worker cost nga daw nila dito is 1,000 diamond per worker dito mga paps, no? Or equivalent to 0.04 BNB. So naka-fix na sila ng 0.04 BNB. Regardless kung tumaas or bumaba yung price
nila sa market, mga paps, no? So magkano ba ang 0.04 BNB ngayon sa market, mga paps, no? So check natin. So ayan, as of this recording moment, since tumaas nga yung ating BNB ngayon, so ang isang worker natin is nagkocost ng almost 700 pesos, mga paps, okay? So ayan yung worker rate or yung rarity dito, mga paps, no? So meron tayo ditong common, rare, epic, and legendary. Then yung rate pag nag-mint ka dito, yung chance na makakuha ka dito is sa common niya is 65%. Then sa rare is 20%, epic 10%, then legendary is 5%. Then yung mga diamond power nila is 50 diamond per day si common, 52.5 si rare, 55 for epic, 57.5 si legendary, mga paps. Then yung gold power nila, so nagre-range siya ng 10 to 30 for common, 30 to 60 for rare, 60 to 80 for epic, then 80 to 100 yung legendary, mga paps. Then yung expiration nila, so si common is 24 day yung life duration niya, then si rare is 27, si epic is 36 day, then yung legendary, pag nakakuha ka dito ng legendary bukod dun sa mataas na yung mga mining power dito, wala pang expiration, so paswertihan talaga dito, mga paps, no? Napakaswerte mo na kung makakakuha ka ng legendary na worker, mga paps, no? So proceed tayo sa worker food. So ayun, kailangan natin i-visit yung ating game every 10 to 12 hours para ma-check lang kung yung ating worker ba ay kailangan ng pakainin. Kasi pag nagutom siya tapos hindi natin siya pinakain, so hindi magtatrabaho yung ating worker dito. So kahit ako naman siguro, kung ganun kang hindi nakakain, hindi talaga ako magtatrabaho. So magpapahinga ako kasi wala na akong energy, okay? Then yung food cost natin dito is 5 gold per worker. So naka-fix din siya na 5 gold per worker. So wala namang nabanggit dito na depende yung food sa rarity level, okay? So proceed na tayo sa mine upgrades. So ayan, mga paps, ito yung section kung saan pwede kang mag-upgrade ng miner mo, no? So nandyan yung cafeteria, mine, pickaxe, and storehouse, mga paps. So each section may corresponding siyang increase dun sa ating stats. So magkakameron din siya ng direct effect dun sa ating daily earnings dito, mga paps, okay? Proceed tayo sa miner's mage. So dito sa Miss, mga paps, so ito yung sa concept nila na pwede ka nga daw mag-explore sa ibang account, sa ibang player para maka-steal ka ng resources once na ma-accomplish o malagpasan mo yung nakasetup nila na base sa account nila or sa base nila. So ikaw din sa account mo, so pwedeng mag-setup ng maze mo. So daily meron kang one chance para baguhin yung maze setup mo. Then control natin dito sa keyboards natin, letters W, A, S, D or yung ating arrows dito. Then pwede rin tayong mag-dash using spacebar. Okay. So ayun nga, may rewards din tayong makukuha dito. So ayun, pag na lagpasan natin yung nakasetup na maze dito, so magkakameron tayo ng additional na mining power for 6 hours, mga paps. So within 6 hours, so hindi tayo pwedeng mag-visit ng base ng ibang player, mga paps, until matapos yung duration na yon. Then yung pinaka penalty naman natin dito, so pag hindi ka naging successful doon sa maze na sinet up nila, so ang mangyayari naman sa iyo is titigil yung operation mo for 1 hour. So yun yung consequence naman natin in exchange dun. Pag-try natin to get a chance na magkameron ng additional na mining power dito, mga paps, no? Okay? So proceed tayo sa diamond. Yung diamond natin, you can buy diamond using BNB at the rate of 1,000 diamonds for 0.4 BNB. So, ano ba yung use ng ating diamond? So, pwede nating ibili siya ng worker or ipag-mint ng worker dito. And, ipambili natin ng gold para dun sa various purpose ng gold natin dito, mga paps. Diamonds can be directly exchanged to BNB. So, ayun nga yung
kailangan nating i-collect at punin natin dito is yung diamond natin yung para ma-exchange natin siya into cryptocurrencies, mga paps, no? Okay? Then, yung gold naman natin, you can buy gold using diamonds at the rate of 1 gold for 2 diamond. So, mas mataas yung rate ng gold dito kaysa sa diamond, mga paps, no? So, ayun nga, yung purpose ng ating gold is mag-upgrade dun sa mine natin and pagbili ng food ng workers natin, mga paps, no? Okay? Okay, in addition to get gold, your worker mine, you can also earn gold by playing miner's maze. Okay? So, proceed tayo sa pag-withdraw naman dito, mga paps, no? So, ayan, withdraw as BNB. So, ayan, yung pag-withdraw daw natin is minimum of 1,000 diamond. Then, malilis pa siya ng 10% tax, mga paps, no? So, ayan. So, ito yung pinaka interface ng kanilang withdrawal meron, mga paps. Okay? Then, referral system din sila dito or yung affiliate, mga paps, no? So, and yung ating rewards dito pag naka-invite, so both parties meron siyang makukuha, so sa referral at sa referees. So ito yung pinaka-tabulation ng referral system nila, mga paps, no? So ayan, next, so ayan, mga paps, kung magiging interested kayo dito sa ating games, I suggest na visit their website for detailed research na din, mga paps, no? So para well guided tayo lahat dito. Okay? So ayun, mga paps, I think nadaan naman natin yung mahalaga information na kailangan nating malaman bago tayo magsimula dito sa game, mga paps, no? So ayan, disclosure lang din to, ano man yung mga information na madi-discuss natin dito sa video is yun yung available na information dito sa testnet version natin, mga paps, no? Per discussion din naman sa ating dev. So, kung ano man yung nandito sa testnet version is the same lang din pag nilaunch na yung actual game, mga paps, no? So, okay, wag na natin patagalin. Let's go. Proceed na tayo dun sa ating game. Okay? So, ayan, since testnet version pa nga lang itong game natin, mga paps, ang unang kailangan natin gawin is i-add yung testnet network sa ating MetaMask wallet. And, kung itatry nyo itong testnet version, mga paps, so I recommend na gumamit kayo ng dummy account ng ating MetaMask wallet at wag yung main wallet yung gamitin natin para sa version ng game na to, mga paps, no? Para makaiwas na din tayo kung ano man yung negative na pwedeng mangyari sa ating wallet. Okay, click lang natin itong add testnet, then connect nyo lang yung wallet dito, mga paps. Then once connected na, click nyo lang itong add to MetaMask para magbago yung network into Binance Smart Chain Testnet. Then yung magiging currency nyo nga dyan, mga paps, is CBNB. Okay? Once na-change na natin yung network, so balik tayo dun sa ating game, mga paps. Then next, since play to earn nga itong ating game, mga paps, so kailangan natin ng fund dito. Okay? So click nyo lang itong get BNB, then solve nyo lang tong captcha, mga paps. Okay, then magdadirect kayo dito sa BNB Smart Chain Faucet, mga paps, no? So, para magka-fund kayo dito, so kunin nyo lang yung wallet address na gagamitin nyo sa game. Then paste nyo lang dito yung wallet address, mga paps. Then click tong give me BNB and yung 0.01 BNB. So ayan, na-fundingan na yung ating wallet, mga paps. So pwede na tayo mag-proceed sa mismong game and i-navigate yung game, mga paps. So, balik na tayo sa main game natin, mga paps. Okay, close na natin to. So, to start lang dito sa game, mga paps. So, connect MetaMask wallet lang yung ginamit natin dun sa pag-claim ng fund. So, connect MetaMask. Okay, mga paps. Once connected na yung wallet, so dito tayo magdadirect sa pinaka-interface ng ating game. So, ayan nga, para makapagsimula kayo dito sa game natin, mga paps, so kailangan nating mag-mint ng worker or yung pinaka-miner natin dito. So, click nyo lang itong shop kung mag-mint na kayo ng ating worker dito sa game, mga paps. So, ang isang worker natin, it cost ng 1,000 diamond, mga paps, no? Okay? So, since wala pa tayong diamond sa ating in-game wallet, click lang natin to.
para makabili tayo ng diamond. Okay? So, deposit. So, yan yung diamond natin and yung cost kung bibili tayo dito, mga paps. So, ayan. More diamond na bibilihin nyo, of course, the higher yung cost niya. Since may fund naman tayo doon sa wallet natin, bili tayo ng 1,000 diamond. It cost ng 0.4 BNB. And as of this recording moment, mga paps, yung 0.04 BNB natin is nagko-cost na siya ng 700. And make sure lang din na may extra fund kayo, mga paps, to cover yung gas fee for the transactions natin, mga paps. No? Okay? So, buy na lang tayo dito sa diamond natin. Okay, successful deposit na yung ating biniling diamond sa ating in-game wallet, mga paps. No? So, okay? So, ayan, may diamond na tayo and pwede na tayong mint ng ating worker dito sa game, mga paps. No? So, yung chances nga natin, mga paps, sa pag-mint dito ng ating worker is 65% sa common, 20% sa rare, 10% sa epic, and 5% sa legendary. So, check natin kung gano'n ba tayo kaswerte pag nag-mint tayo ng worker, okay? So, ayan, nakakuha lang tayo ng 1-star na worker, mga paps. So, okay. So, ayan, mga paps. So, nag-i-start ng mag-operate yung ating worker dito sa game. Okay? So, yung nakuha nga natin is 1-star lang na worker. Then, yung pinaka mining power niya dito is sa diamond, 50 per day yung pwede niyang ma-earn. Then, yung gold niya is 26 per day yung pwede niyang ma-earn. Okay? And, may na-earn tayo na 10 gold. Okay? So, ayan, yung diamond natin is magagamit natin siya. Ayun nga, sa pagbili or pag-mint natin ng worker. And of course, ito yung gagamitin natin sa pag-withdraw mamaya, mga paps. No? Yung gold naman natin, mga paps, yan yung gagamitin natin sa pag-upgrade dito sa mining camp natin. And of course, yung pambili natin ng pagkain ng worker natin. So, ayun, kailangan nating bisitahin yung ating game. So, at least 10 hours from dun sa last na visit natin dito sa game to check lang kung kailangan na bang kumain ng ating worker, mga paps. And to click kung ano na ba yung mga na-mina ng ating worker, mga paps. So, ayan, yung food natin dito natin mabibili yan once kailangan na natin. And once may enough na gold na kayo sa wallet nyo, mga paps, no? Okay? So, walkthrough ko na kayo kung ano ba yung nilalaman ng game natin. So, ayan nga yung ating account. Then, yung shop pag mag-mint ka ng worker. And yung team mo, mga paps, yung mga na-mint mo na worker dito. Okay? Then, yung sa upgrade natin. So, ayan, pwede mo siyang i-upgrade, mga paps. And yung pag-upgrade niya lang natin is kailangan niya ng gold para makapag-upgrade ka level by level dito, mga paps, no? Okay, then yung miner's maze, mga paps. So, ito. So, for the defense, ito yung gagamitin mong pang setup. So, para pag may nag-try na mag-steal ng resources sa'yo, ito yung kailangan nilang daanan from point to point na start to finish. So, pwede mo daw siyang i-randomly select ng once a day. Okay? So, ayan. Nag-generate siya ng maze. So, the more complicated yung maze, syempre, mas mahihirapan yung ibang player na pasukin yung base natin or yung mine camp natin dito, mga paps, no? Okay? So, ayan. New maze setting save. So, okay ka lang. Okay, and yung explore dito, mga paps. So, ayan, pwede kang mag-explore sa ibang players. So, pwede mo silang bisitahin. Pwede kang maka-earn ng mining rate sa kanila, mga paps. Once na malagpasan mo yung maze na nakasetup or yung defense maze nila, mga paps. No? So, try natin. So, ayan, yung health natin, yung speed natin, yung food natin, nauubo siya pag
hanggat hindi tayo nakakarating sa finish. And as you can see, may mga guards dito na pwedeng pumigil sa'yo para makarating ka dun sa dulo, mga paps. No? So, ayan, ang bibilis. So, kailangan mo lang siyang lagpasan. And may mga makikita kayong food, health dyan na pwedeng mag-regenerate ng inyong health and food. Okay? So, hindi natin na-complete yung ating explore sa ibang account, mga pap. So, return tayo. And as penalty nga doon sa ating unsuccessful exploration sa ibang player. So, hindi mag-mine yung ating worker for 1 hour, mga paps. No? Then, ito yung referral natin. So, dito makukuha yung ating referral code na pwede mong i-share sa ibang tao. Then, makakakuha ka ng commission dito once na mag-register and bumili sila ng workers under your referral code, mga paps. So, ayan, kung papasukin nyo tong ating game, so I suggest mag-join din kayo sa community nila sa Telegram para at least updated kayo dito sa game. And of course, kung may mga concern kayo about dito sa game natin, mas mabilis nyong malalapag. Okay? Then, yung white paper, of course, nandito yung details. Kung gusto nyong i-check ito para well-informed din kayo, so visit nyo lang tong white paper nila, mga paps. So, of course, yung in-game diamond natin and yung in-game gold natin. So, dyan nyo makikita yan. So, ayan, mga paps, ito yung sample ng accounts with minimum investment or yung pinakabababang investment nila dito, mga paps. No? Okay. So, i-check naman natin, mga paps, yung account ng may budget and above minimum yung kayang i-invest sa game natin, mga paps. So, ayan, let's go. As you can see, meron tayo sa in-game wallet natin na 20,000 na diamond. So, try nating mag-meet ng madaming workers dito, mga paps. No? Kapag mint na tayo ng 10 workers dito, mga paps. So, yung naging cost ng pag-mint natin ng 10 workers dito, mga paps, is 10,000 diamonds, mga paps. So, magkano ba yung 10,000 diamonds natin? So, 0.4 BNB yung cost ng 10,000 diamonds. And magkano ba siya as of this recording moment into peso, mga paps? 4.4 BNB. So, around 7,000 yung nagastos niya para mag-mint ng 10 workers dito, mga paps, sa game, no? Okay. So, ayan. Try naman natin yung pag-withdraw dito, mga paps, no? Okay. So, yung withdrawal natin, yung pinaka-minimum withdrawal dito is 1,000 diamonds, mga paps. So, 1,000 lang yung itatry natin. Doon lang tayo sa minimum. Okay, let's say magwi-withdraw tayo ng 1,029 na gems. So, ang equivalent niya is 0.04 BNB. Okay. Then, may tax. Then, may tax fee siya na 10%. Okay. 0.004 BNB. Ang marireceive na lang niya is 0.037 na BNB, mga paps. No? Okay. So, ayan, mga paps, since 10,000 ngayon na gamit natin dito na diamond. So, kung kukumputin natin yung ROI or yung return of investment natin dito. So, check natin. So, 10,000 yung naging cost ng diamond natin dito para sa 10 workers natin. And based din dun sa earning nila per day na 510. So,
So more or less magbabalik sa atin yung 10,000 diamonds na yan ng 20 days. Okay? So ayun mga paps, wrap up lang tayo. So para makapagsimula ka dito sa game natin, so kailangan mo lang ng kahit at least 1 worker. And para magka-worker ka, so kailangan mo lang mag-mint dito sa shop natin ng worker. So kada worker natin, it costs ng 1,000 diamonds. So kung so para magka-diamond naman tayo, kailangan nating bumili dito using BNB natin. Okay mga paps? Then pag may worker na tayo na nag-ooperate dito sa ating mining camp, ang kailangan lang nating gawin is to visit yung game 10 to 12 hours after nung last session natin to check lang kung kailangan na bang kumain ng ating worker, kasi pag gutom na siya at hindi pa siya nakakakain, titigil yung operation mo ng mining dito. And also, para mag-claim na din nung mga na-mine nung ating worker dito, mga paps. No? Kasi pag hindi mo siya na-collect and puno na siya, so masasayang lang yung excess, so hindi mo na makukuha siya. Then to increase lang yung ating mining power, so pwede kang mag-add ng additional worker dito, mga paps, or mag-upgrade ka nitong ating miners, mga paps, no? So yung use and purpose ng ating diamond dito, mga paps, so ito nga yung ginagamit natin na pambili ng ating worker or yung pang-mint ng ating worker dito. And of course, ito din yung kailangan natin i-collect. So ito yung i-withdraw natin and i-exchange natin into BNB, mga paps. While yung gold natin, so ginagamit natin to pambili ng food ng ating workers and pang-upgrade ng ating miner, mga paps, no? Para makakuha naman tayo ng gold coin, mga paps. So pwede tayong so via collecting dito sa ating daily earnings, and pwede tayong bumili ng gold using yung diamond natin, or mag-participate tayo dito and pag-explore dito sa mining camp ng ibang players, mga paps. So may chance tayong makakuha dyan ng gold and yung additional na mining powers, mga paps, no? Okay, so basically yan yung pinaka-concept ng game natin, mga paps, and pwede kang maka-earn dito through referral. So magkakameron ka ng commission dito na diamond, mga paps, no? Okay, and again, kung papasukin nyo tong game, mga paps, so do your own research pa rin tayo. Invest what you can afford to lose and invest at your own risk pa din tayo, mga paps, no? So ayan, kung interested kayo dito sa game natin, mga paps, so I recommend na i-try nyo muna itong testnet version para mapamiliarize kayo doon sa gameplay and features nitong game natin, mga paps, bago kayo mag-invest. Since mahaba-haba pa din naman yung duration nitong testnet version, hanggang April 5 pa bago ma-release yung official game, mga paps, no? So ayan, hanggang dito na lang tayo kay Mining Dynasty, mga paps. Salamat! So ayan na nga, mga paps, kung nagustuhan nyo ang topic ng video natin ngayon, pakilike na lang. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos patungkol sa mga free-to-play, play-to-earn na games, mining apps, earning apps at iba pa, so don't forget to click the notification bell at subscribe button para lagi kang una at updated sa mga i-upload pa nating mga videos. So hanggang dito na lang muna ulit tayo, mga paps. Subok Gaming is signing off. Salamat!